are. Kasi sinabi ko talaga sa kanila na iba yung achievements namin ng papa mo. Papa nyo. Hiwalay dapat ang identity nyo sa amin. At first, syempre sabi na anak ni Bong, anak ni Senator, anak ni Lani, ganyan. Pero you should find an identity of your own. Kasi iba yun eh. Mahirap yung nakadikit ka sa identity ng mga magulang. Pero nakita mo ba, did you parang nagkaroon ng pressure sa kanila? Because parents, I do believe there is. May pressure sa kanila. Pero nakikita ko na naging challenge din sa kanila yung marami kaming mga pinagdaanan sa buhay na nagamit yun. Imbis na mapanghina sila, mas lalo silang naging matatag. I've always taught my kids na kung may mga dumadating na mga pagsubok sa buhay, take it as a challenge. Huwag itong maging cause na ng panghihina. It should be a step towards strength. Isang chapter yan sa buhay niya na dapat matapos agad. We may linger on it, pero not too long. Ano agad? Close doors. Iba na kaagad. Change focus. Iba na. Always think positive. Yeah. May moment na nahihirapan ka. Kasi parang Lalo na nung na-incarcerate si Bong. Kasi I was juggling work, family, syempre yung mental, physical care mo rin sa sarili mo. You have to be able to balance life and take it one day at a time. Kasi parang nung yun nga, ikaw yung nagiging kinakukunan ng strength ng lahat. Parang ano, nanay, tatay ka. Tsaka ano, iba yung mga naganap sa buhay. And then God was really our source of strength din. Tsaka yung mga tao na nandyan, na stay sa buhay namin, hindi kami iniwanan. Yun yung mga pinaghuhugutan namin ng lakas namin. Ano, sekreto. Parang wala sa itsura mo na may abogado, may doktor na may mga politician. Anong sekreto? Siyempre yung bond namin sa family. Yun yung sekreto. Tsaka yung support ng mga mahal din nila sa buhay. Kasi siyempre, Sina's family on overall, may asawa siya, may mga anak. Kailangan supportado siya ng asawa niya at mga anak niya. Si Ludette, alam mo, sa totoo lang, natakot ako niyan. Kasi first year high school, may love life na siya, may boyfriend na. And it's really amazing on her part na siya yung hindi pa nag-aasawa. Nakatutok talaga sa career end lang. Kaganda yung boyfriend niya ngayon. Naglolo naman. So ano, kumbaga hatak-hatak lang yan eh, di ba? Kung nag-a-achieve yung girl mo, gusto mo, yung boyfriend mo nag-a-achieve din. So, yun yung maganda. And God has blessed her. God has blessed her with good disposition in life. Hindi siya gumigive up sa kanya career pursuit. Pero choice talaga nila yun. Maging doktor, maging abogado. Hindi, never ka naging person. Ano lang, pinipresent lang namin yung idea. It's up to them to bring it on. Bahala sila. Kasi, ano naman nila yun, nasa sa kanila talaga. No pressure. Pinipresent lang namin yung idea. At meron namang mga anak na pinipresent po yung idea. Pero pag ayaw naman, hindi naman natutuloy. So, Alam nyo, emptiness na halos kami. Ang kasama na lang namin sa bahay is Ram, na minsan madalas pa wala. Tapos yung apo namin, si Alexa, who is staying with us kasi she's studying in Brent, malapit lang sa ang location. So, tapos si Ludette, technically, she stays in a condo near her school. So, we only see her every 2 weeks or once a week, depende pa. So, emptiness na talaga kami. Pero may araw kayo ng reunion? Oo, like the last Sunday, pag umuwi si Ina from Davao, nag-reunion na lahat kami sama-sama. Pero incomplete din kami, wala si Jolo. Tapos may mga times mo na lang nakikita niyo. Sa trabaho na lang kami nakikita ni Brian at ni Jolo. We don't see each other at home. Pero syempre wala nang tao sa bahay. Kayong dalawa lang sent at or nakikita. So mas may time kayo busy rin. Nag-bonding. Kasi may kanyo niya, nag-dating siya. Kaya pag may time ka, you spend quality time. Kaya pag ano ko, kasi pag pinaplano mo, doon pa
baka hindi natutuloy. Oh, diba? Mas pag wala ka na, instant. Oh, let's get together now. Oh, tomorrow, tonight. Sino kayo nga sila? Kanina pa sa akin. Hindi nga pa hawa.